Hello mga neng, it's me again, Helicat Mami. Welcome back sa akin channel. Today's video, ito na yung part 3 ng ating Diamond Art Club collection. So, ito na siya. Ipapakita ko na sa inyo lahat. Wait lang. Kung may narinig kayong ingay, pasensya na kayo kasi naglalaro yung aking mga alaga. So, ayan yung mga naririnig yung ingay. Nagkakalkal kasi sila ng mga box. Ayan. So, ayan. Balik tayo dito sa ating collection. So, ayan. Unahin natin to. Ayan. Ang una nating paintings is itong Infinite Wisdom na gawa ni Whitney Page. Ayan. Ang kanya artist, si Whitney Page. And square bead siya at meron siyang 66 by 51 centimeter. Pasensya na kayo, nagbo-vocalize si Tui. Siya ay isang depth cut, kaya siya ay maingay. So, ayan yung kanyang design. Parang ano din siya, gypsy. Tapos may dalawang ul. Ayan. Cute. So, next naman natin is ito. Ito medyo malabo kasi yung kanyang plastic is parang bubble wrap. So ganun. Ito naman is Luna Pito, ano? Pythonism yata. So gawa siya ni Andis Guerrero. Ayan. And meron siyang 51 by 71 centimeter square beads. And ayan yung kanyang design. Ayan, lapit natin. Ayan. Siya ay isang witch. Ayan. Nabili ko to nung Black Friday sale nila. And isa siya sa mga Halloween collection. Ayan. Next naman natin, dito tayo sa dulo. Ito rin, yung One Halloween. Halloween collection din to. And gawa naman siya ni Molly Harrison. Meron siyang 56 by 71 centimeter and square beads. So, ayan. Ayan naman siya. Cute nung witch. Meron siyang dalang pusa. So, ayan. Next naman natin is ito naman si Lumina. Gawa naman siya ni Mike Angelina. And meron siyang 50.3 by 70.6 centimeter. So, ayan siya. Siya ay isang manghuhula o fortune teller. Ayan. Ayan. Next naman natin, ito naman, Sneaky Cat. Ayan. Ang tagal kong hinintay ito kasi nag-out of stock siya ng matagal. So, meron siyang 107 by 52 centimeter na sukat. Square beads pa rin siya. And ito yung kanyang design. Ang cute niya. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo dun sa glare ng ilaw. Ayan. Next naman natin. Ito, favorite ko to. siya ay, ilahin nga natin para mawala sa Ayan. The Pumpkin Herder. So, ayan naman siya. 89 by 70 centimeter. Square beads pa din. And, ayan yung kanyang design. Ayan. Ang cute. Ayan. Labit pa natin. Kailan naman labo. Ayan. Okay. And, next naman natin. Ang Halloween pa rin. Ayan. Dito nga tayo banda. Ayan. Witch Way. Siya ay isang witch. Ayan. Naglalakad siya. May dadala siyang pumpkin lantern sa graveyard yata to. And merong isang black cat doon. Gawa naman to ni Molly Harrison. Merong sukat na 70 by 93 centimeter square beads. Siya. Ayan. Next naman, ang dami, puro pang Halloween halos yung ano, yung iba dito.
Ayan, ito naman. Ayan, the season of the witch. Ayan, di ba merong ano, may pelikulang Season of the Witch, si ano to, si Nicolas Cage. Maganda rin yung pelikulang yun. So, ayan siya, yung ating canvas is the Season of the Witch. Gawa naman siya ni Envis Guerrero. Meron siyang sukat na 70 by 91 centimeter square beads. Lapit natin yung kanyang yan. Yan siya. Witch din siya. Yan. Next naman. Ito naman. Ito ang ganda. Descendant of the Volcano. So, yan siya. Square bead. 70 by 88 centimeter. Gawa naman siya ni Sarah Reacher. Yan. Ang ganda. Next naman natin, yung aking sign. Yan. Ito naman is Taurus by Josephine Wall. Siya ay may sukat na 70 by 88. Yan ang aking sign. Ang aking zodiac sign. Yan. Medyo bad trip ako nung dumating tong Taurus kasi naka-open siya and medyo sira yung box niya. So, yan. Pero okay naman yung laman. Next naman is ito. Just Be by Jeff Heine. Siya ay 64 by 51 centimeter. Ayan yung kanyang design. Ito ang nag-iisa kong partial. Partial lang siya. Yung pusa lang yung may beads and yung kanyang background is wala. Ang cute na ito, yung parang may mga 3D na spider and meron pa doon mga pusa sa likod. Yan. Excited ako dito sa partial na to. Yan. Next naman natin, syempre may pagka-Halloween pa rin. So, ito, Queen of the Wands by Envis Guerrero. Ito naman is round beads, kung makikita nyo. And nakalagay din dyan. Kung round ang shape niya o square. Meron siyang 56 centimeter by 74 centimeter. O, yun ang kanyang design. Yan. Nung una ko nakita to, yung design, para siyang ano, yung Queen of Heart. Pag unang tingin mo siya. Yan. Diba? Yan. So, dito naman tayo sa kabilang dulo ulit. Yan. Dito naman tayo. Ito naman is The Lady of the Lake. Ayan. Gawa pa rin ni Envis Guerrero. Ayan. Square bead siya. Square shape. Meron siyang 56 by 74 centimeter. Ayan. And, ayan yung kanyang design. Yan. And next naman natin. Ito naman, Who Killed the Rabbit? Ano siya? Si Alice in Wonderland. Siya naman ay gawa ni Simona Candini. Square beads, 56 by 71 centimeter. Yan. Next natin is ito naman, Shroom. Shroom, yan. Diba? Square beads. Ito naman gawa ni... Teka lang. Hindi ko makita. Beads Bazaar. Yan. Meron siyang 56 by 71 centimeter. Yan. Sa mga nakakakilala or nakakaalam kung anong design niyan, yun na yun. Yan. Next naman natin is ito naman, parang magka-partner talaga siya. Ito naman is Chronic Case. So, ayan ang kanyang design. Alam niyo na kung ano yan. Round beads naman siya. 56 by 71 centimeter. Ang cute kasi, hindi naman porket gusto ko yan, ganun na yun ha.
Cute kasi siya. Diba? And parang pang 70s. Yun. Next naman. Dito naman tayo. Ito naman ay Bubble Fairies by Randall Spandler. So, siya ay square bead, 69 by 56 centimeter. Ito, ang cute niya. Parang maganda to sa bathroom. Ayan, nasa bathtub kasi siya. Diba? Cute. Ayan. Next naman natin. Ito naman, ito ang cute. Cute na cute ako dito. Number 16. Ito ay Captain Jack. Parang, ano, Captain Jack sa Peter Pan. So, siya ay cat, kaya Captain Jack. Siya ay gawa ni Scott Howden. Square beads, 51 by 56 centimeter. Ayan, ang cute niya. Ayan. Diba? Ang cute. So, next naman natin. Malapit na tayo matapos. So, ito. Ito naman is Cat and Fairy by Sarah Reacher. Square bead, 70 by 88 centimeter ang kanyang size. Ang kanyang design. Ayan. Meron siyang black cat and fairy. Ayan. Ang ganda. Next naman. Ito. Yung ating Cauldron of Mirror by Ibe Dolo, ano? Dolemore? Dolemore. Dolemore ba yan? Dolemore pa. Ano ba yun? Oh, hindi ko kasi makita masyado. Wala yung salamin ko. Siya, Cauldron of Mirror. Parang nasa cauldron siya. Tapos, siya ay isang mermaid. Kaya Cauldron of Mirror. Siya ay square beads, 56 by 74 colors. So, ayan. Parang siyang mermaid witch. Ayan. Next naman, yung second to the last natin, matatapos na tayo. Is ito. Ayan. Very bad ako. Very bad trip ako dito. Ayan. Labas na nga natin yung aking pang 63. So, kung napapansin nyo, iba yung box niya kasi ito is special limited edition. Siya ay si Harry Potter versus Voldemort. Meron siyang size na 51 by 76 centimeter. And ang box niya ang ganda. Harry Potter edition. Yan. Wizard World, Harry Potter, and ayan yung kanyang design. Siya naman ay round beads. So, ayan. Nung dumating to sa akin, kaya bad trip ako, halos gutay-gutay yung kanyang box. Parang minasaker ng, ano, ng custom dito. So, ayan yung kanyang box. Oh, tanggal yung kanyang plastic. And tignan nyo, papakita ko sa kanya. Ayan, nakaganyan na siya. Bukas na siyang ganyan nung dumating siya sa akin. So, kaya naiinis ako dahil ito lang yung special edition ko. Special, ano ko. Tapos, ganyan pa nangyari. And kakaiba yung kanyang box. Ang ganda. Diba? Ganyan yung box niya. Pati gilid niya. And iba din yung laman ng kanyang basic tools. See? Ganyan. Iba yung kanyang box. Ganda. And syempre, yung last natin. Ito. Ito. Gandang-ganda ako dito. Echoes from the Past. Ayan. By Sylvia Strich Ben. Ayan. Yung kanyang shape is round. Meron siyang 56 by 79 centimeter.
So, kaya ko siya binili kasi ang ganda niya. Parang yung mga... may mga napapanood ko noon sa ilalim ng dagat. Tapos, may mga ilang dekada nang nandun. Tinubuan na siya ng mga seashell. So, ayan. Ang ganda ng kanyang mata. Ano siya? Parang... ano ba yung nag-bross na yung kanyang mata? Ayan, ang ganda. Ayan yung ating pang-last. And sana hindi na muna masundan. So, ayan lang yung ating collection pang na pinakita. Ito na yung ating pang-third, part 3 ng ating collection. So, ayan sila. Bale, 22 pieces pa rin to. Yung ating pang part 3. So, ayan lang. Maraming salamat sa ulitin. Sana nag-enjoy kayo. Bye!